sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyumanoy balitang Senator Risa Junteveros tila inalmahan ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy at mga Duterte supporters at muling kinalkal ang diumanoy anomalya nito noon sa PhilHealth. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tuluyan na ngang inalmahan ng mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy ang naging tila banta ni Senadora Risa Junteveros na ipapakontempt at ipapaaresto niya si Pastor Apollo Quiboloy pag hindi pa rin ito dumalo sa Senate hearing sa darating na March 5. Sa isang pahayag, sinabihan pa ng Senadora si Pastor Apollo Quiboloy na huwag kang pabiktim. Ito'y matapos maglabas ng video si Pastor Apollo Quiboloy sa publiko na kung saan tanging boses lamang nito ang naririnig. Matatandaan ring nagpatawag ng Senate hearing ang Senadora hinggil di umano sa pagbibigay ni Pastor Quiboloy ng mga baril kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte sa mansyon ng pastor. At ito'y ayon sa testigo na iniharap ni Senator Risa Junteveros sa pagdinig sa Senado. At kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga aligasyon sa kanya: human trafficking, sexual abuse, pananakit at iba pang pang-aabuso di umano nito sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. At dahil nga sa balitang ito, mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ at Duterte muling kinalkal ang kontrobersyal na nangyaring korupsyon di umano noon sa ahensya ng PhilHealth panahon ni Senator Risa Junteveros nung ito pa ay board sa PhilHealth, at tila nanawagan na panagutin din si Senator Risa Junteveros sa di umano'y anumalyang nangyari noon sa loob ng ahensya. At ayon pa sa kanila, isa, siya dapat ang imbestigahan nung nasa PhilHealth siya. Yung TV ad niya na ginastusan daw ng budget ng PhilHealth. PhilHealth was almost bankrupt during Risa Junteveros as PhilHealth official. Dapat maimbestigahan si Risa kung nasa ng pondo ng PhilHealth panahon nila nung 2013 and toward. Yung PhilHealth na contribution, kung totoong kinukurap ni Risa, dapat kasuhan na yan kasi nag-ingay lang. Wala namang ebidensya yung mapakita nila sa publiko. Pabor kaming mapaimbestigahan ng PhilHealth sa time ni Risa Junteveros. Malaking pera ang nawala sa PhilHealth. Kawawa ang mga miyembro ng PhilHealth. To all fair and straight senators, can you investigate PhilHealth during time of Risa Junteveros and aid of legislation? Bring Risa to the Blue Ribbon Committee for questioning. Senator Rafi Tulfo, aksyonan nyo naman ang nangyaring korupsyon noon sa PhilHealth sa panahon ni Senator Risa Junteveros nang magkaalaman na. End quote. Abay, binabato na ng putik ang dalawa nating paboritong babaeng with balls, si VP Sara at si Super Ate to the President, Amy Marcos. Unahin muna natin yung latest na binato nila kay Inday Sara. Abay, sabi nitong witness neto, sino ba yan? Alias Ray ba yan? Sa Senado, na nung palabas daw ng premises ni Pastor Quiboloy, ito daw si Inday Sara at sa PRRD ay merong bit-bit na barel na ibinigay sa kanila ni Pastor Quiboloy. Ako naman, hindi ko na sana papansinin yan, no? Kasi naman, sino naman maniniwala na yung matanda ng PRRD ay magbubuhat pa ng baril? At saka diba, napadami naman nilang security guard para magbuhat ng baril na ganyan. And it applies to both Inday Sara and FPRRD. I doubt kung meron kang mabibigay na mabigat sa kanila na sila mismo ang magbubuhat. Pero tignan natin itong nakakatawang sagot ni Inday Sara sa kanyang TikTok. Let us play it! Dahil ako'y aliw na aliw.
Inday Sara. Inday Sara. Kuha mo na kag iskabag na pusil. Ito ba yung negosyo anak nila doon sa Mountain Mountain? Ganito? Oo nga naman. Ano akala nila sa Prayer Mountain? Gun store. So tama naman ang sagot ni Inday Sara. Hindi niya siniseryoso yung mga ganyang paratang. Pero alam niyo ba, itong alias Reyneto, abay sinungaling. Dahil meron siyang earlier recorded video na panagpuri ang puri niya kay Pastor Kibuloy. O, panuuri natin ito, ha? Tignan niyo, kayo na maghusga. Ito po pala, magamat nagtago siya, nagmask siya, nagshade siya, nagcap siya, eh kilala pa rin kung sino talaga siya. O, pakinggan natin kung ano mga naunang pagpupuri niya kay Pastor Kibuloy. Play! Nako, wala atang play. Pero mapiplay po yan. Makikita niyo po sa video na ito na talaga naman po, nako, pinupuri to the high heavens itong si Pastor Kibuloy, no? At saka ang storya pala niyan, eh talagang napaalis siya sa kanyang trabaho. So talagang meron siyang kinikimkim na galit. At kaya naman parang unbelievable naman yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Eh alam niyo naman na ngayon, sa panahon na talagang mahilig magbato ang kung sino-sino, eh 5-5 na po pwedeng bayaran, no? Para lang magtestigo. Pero maganda po dyan, itong recorded video nitong alias Reyneto na pinupuri niya si Pastor Kibuloy, syempre, kinokontradict niya yung mga di umano yung mga illegal na ginagawa naman ni Pastor. No? So kapag ganyan, na may dalawa siyang ganyang video, ibig sabihin, sinungaling at hindi dapat paniwalaan dahil siya mismo ay hindi kapanipaniwala. Ano kaya nangyari? Hindi natin mapiplay yung video nung alias Rey na pinupuri niya si Pastor Kibuloy? Well, kung hindi, siguro po ipopost ko na lang sa Facebook. Now, binato rin si Super Ate to the President, Ani Marcos. Dahil nga pinupuntirian niya yung AKAP na siya mismo, siya ang chairman ata ng social DSWD budget, ay hindi rin niya alam na bigla pa lang merong 26.7 billion na AKAP na ito ay wala dun sa proposal ng Malacanang na ang tawag ay National Expenditure Program. Wala ito dun sa version ng House na inapprove ng Kamara de Representantes sa plenary. Wala rin ito sa version ng Senado na inapprove. At bagamat pinirmahan nila yan, ang pirma ay electronic signature, dapat ilalagay doon sa BICAM. Pero mukhang naisingit nga itong yung AKAP sa BICAM. Abay, binato siya ng mga kongresista ngayon. Ang sabi, eh ikaw nga, nagpa-realign ka ng bilyones na pondo galing sa 4Ps. Nais mong bawasan ang mga natatanggap na ayuba ng mga pinakamahihirap daw na mga Pilipino. Well, sumagot po si Super Ate. Alam niyo po talaga, kahit anong paratang naman, basta ikaw ay nasa punto ng katotohanan, eh hindi ka tatablan. Ano pa lang nangyari? Aba, noong 2022 budget pala ng DSWD, 45% pa lamang ang kanilang nagagasta. At ito po ay nalaman nila nung hearing ng 2023. So anong ginawa ni Super Ate to the President? Kesa naman bumalik yung pondo na para sa ayuda sa general funds, kasi ganun po yun, pag hindi mo nagasta ng taon yan, babalik yan sa Treasury ng Pilipinas at hindi naman magagamit ang programa. Ang sabi niya, gastusin na yan sa ibang programa ng DSWD din. Ito masyadong maliit, pero ilan sa mga programa na tinustusan niya dahil nga doon sa 45% pa lang nagagastos na galing sa 4Ps, ay yung AIC na tinatawag, at saka meron pang isang programa na hindi ko mabasa ngayon dahil masyadong maliit ito. No? Ano ba ito? Hindi na ba ito na-expand? No? Pero ang nakasulat po dito ay AIC at saka sa, ito po ha, kasi pinublish ko po sa aking Facebook yung buong sagot niya. No? So ito po daw ay linipat sa ito, Kalahi Seeds sa Quick Response Fund at saka sa AIX. Dahil kung hindi po niya linipat yan, babalik at babalik sa general funds. Tapos, nagkaroon din ng pagbabawas daw sa AIX na 5 bilyon. No? Pero ito po ay, dahil nga po, itong amount nito ay rinikuminda ng Senado, pero ang BICAM po ang nagtanggal nito dahil nga po nagbigay sila ng priority sa COVID. So hindi po totoo na siya nag-realign. Siya nga po ang naglagay sa Senate version ng 5 bilyon na AIX na natanggal dahil sa kakulangan ng pera dahil nga po sa kakagaling lang natin ng COVID. So ano pong ibig sabihin yan? Abay, ibig sabihin po niyan talagang panahon na ng batuhan ng putik dahil talaga pong lumalabas ng katotohanan na yaang People's Initiative na yan ay talaga namang bribery initiative at politikos initiative. Well, ngayon, sinasabi nila na parang may compromise na ng Senado at ang Kamara as lawmaking bodies, e gagawa ng ordinaryong batas, tapos isusumitin nila sa taong bayan yung kanilang pinagkasunduan para ratifikahan sa isang plebisito. Yan po yung tinatawag nilang Bernas formula. I disagree po. Ako po yung nag-aral ng aking constitutional law at nagturo rin ng constitutional law sa UP. Ang naging teacher ko po dyan sa constitutional review ay sa tingin ko yung pinakamagaling na constitutionalist ever, si Vicente Mendoza. At kagabi nga po, sa birthday niya,
ni Justice Victorino ay kami nakita rin. Ang posisyon po namin ni Justice Mendoza, tatlong pamamaraan lang po ang pwede para amendahan ng saligang batas. Constitutional Convention, Constituent Assembly, at People's Initiative. Yung ginagawa ng Kongreso sa tingin namin na tinatrato nilang ordinaryong batas ang proposed amendment sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po, hindi gumagana bilang ordinaryong Kongreso ang ating Kongreso. Kung hindi, yan po ay non-legislative function. Kaya kinakailangan magkaroon ng joint assembly at dyan po sila magpo-propose ng mga amendments. No? Tapos dapat separate voting. Para po yung SONA, no? Di ba pag SONA, joint session sila, pero nagde-declare ng quorum ang Senate President, nagde-declare ng quorum ang Speaker. So dapat ganyan po yan dahil yung Constituent Assembly, hindi po sila umuupo bilang Kongreso. Umuupo sila bilang Constituent Assembly na special assignment ng Kongreso, pero hindi po yan lawmaking. Pero pag-usapan po natin yan sa mga susunod na panahon. Ang importante, abay kinakailangan, itaguyod natin ng katotohanan sa mga putik na binabato doon sa dalawang babae with balls. At ako pa rin, no? Ako eh, kung merong magsasucceed na presidente, ako po ay para kay Inday Sara for president at super ate to the president, Amy Marcos for vice president. Bagamat, pareho naman silang nagsasabi, napakaaga pa. Kaya nga hindi nila maintindihan kung bakit si Mr. Espeker, napakaaga, mga mangampanya at manira ng mga posibleng katunggali, eh ang tagal-tagal pa ng 2028. 2025 muna tayo. Tignan po natin ang mga reactions ng ating mga texters. Okay. Lovella Fulgencio, good day, attorney, watching from Qatar. Sobra na nangyari po sa Pilipinas. Nakapagtataka, sino po ba may mga issue sila po talaga, miltas ang loob sa mga ginagawa nila. Dapat na sila kalusin. Malapit at malalim ata yung kalusin. Di ko alam po ano ibig sabihin ng kalusin. Ha? Irene Clemente, hello po, Fox Harry. I hope everything is alright. I've been waiting for your live since this morning, PST time. Sorry po, Irene, ha. Pasensya na kasi kahapon talaga. Ang plano ko umalis ng maga. Nakaalis naman ako ng maaga pero na-late naman ako makadating sa aking bahay dahil medyo matraffic. Dahil hindi, attorney, nagsagawa po ako, naghihintay kagabi. Ay, naku, sorry po ha. Nagsawa po ako maghintay sa iyo kagabi. Sorry, kailangan ko naman. Kailangan ka namin. It's true that the two ladies embody the perfect balance of strength and compassion, a true leader with a heart of gold. Maraming salamat, Darlene, and sorry. Subukan natin, hindi na mangyari uli yan. Arcelia Zinea, need talaga mawala mga korup sa gobyerno. Sana, Atty. Harry Roque, yung mga korup dyan sa gobyerno, maligwat lahat at maparusahan. O din, yan din aking prayer. Tapos si Reggie Rigot Felipe, Atty. Harry, tatakbo po kayong senador next year para number two kayo kasi number one si Tatay Digo. Well, kung mahirap po talaga gawin yan, no? Napakamahal po tumakbo para sa senador. Kinakailangan kalahating bilyon minimum. Yan po aking naging karanasan ng aking huling pagtakbo. At wala na po tayo ganun talagang halaga. Okay? Brocha Barucho, attorney, bakit tahimik si Cayetano? Di ba isa siya sa tumitira kay BBM noon? Well, ang gusto niya, nang naalala kong huling pronouncement niya, ayaw na niya makigulo, gusto niya maging peacemaker daw. Dahil naging House Speaker naman po siya at siya po ngayon ay senador. Okay? Si Tessa Delasandro, kahapon po, iniantay ang live niyo. Naku, sorry. Swebes po, dito, attorney, inabot ko na po ang Biyernes sa 2:15 na ang madaling araw sa California. Wala ka pa rin, nakatulog na nga. Naku, sorry, Tess, but at least ngayon napanood mo ako. Okay? Sa Linggo po tayo ulit. Talagang maglalagay na ako ng alarm na kinakailangan talaga, 8:45 TTH Sunday, tayo nag-Spox Hour. Pasensya na po. Reggie Rigal Felipe, Spox, magandang gabi. Walang pagkataon na magkasama si Tatay Digon at Inday Sara, kaya imposible silang makita magkasama sa palasyo ni Kibuloy. Kaya sinungaling mga witness ni Ontiveras. Totoo po yan. Kasi ang huli nilang pagsasama ay nung namatayan ng kapatid si FPRRD. Well, malungkot po na sa kanilang relasyon, miski Pasko, hindi sila nagkikita. So tama po kayo. Very rare na nagsasama yung mag-ama. Flora Rivera Rivera, Sir Atty. Harry Roque, miss po namin kayo with SMNI. Nakahanda na po kaming mga KOJ mag-prayer rally. Dito po kami sa Cavite para sa kalayaan at para sa matuwid na pagmamahan ng totoong may pagmamahal sa bayan. Ay, naku, salamat, Flora. Kakataba naman ang puso. Antonio Gahelan, kamusta na po ang SMNI? May pag-asa bang makabalik? Nakakamiss na po. Ay, nag-file po ako ngayon ng motion sa Korte Suprema para isolba yung aming prayer na mag-issue ng TRO at preliminary injunction. Ang sabi po natin, na kada araw na pinapatupad yung indefinite suspension, which is a closure ng SMNI, e naapektuhan ng aming karapatan na malayo pa na nalita at pamamahayan. Tignan po natin kung magkakaroon ng action ng ating Korte Suprema. Arlene Martin, how are you, Atty. Harry? I wish that our beloved Philippines will become bread someday soon. Mapayag sabihin ng will become bread someday soon. Okay? Tapos si Maitele
Tabi, kami dito sa Europa ay nag-aalala lang Spox Harry. Salamat naman ay nandiyan ka, tunay na may puso at habag sa aming mga nasa ibang bansa. E paano po, anak ako ng OFW. At naging OFW din po ako. Dalawang beses po ako nagturo abroad, no, sa Singapore at saka sa Washington, D.C. Series Choice, Bingen Eyes. Good evening, Atty. Roque. Nakita niyo ba si Ontiveros kanina sa EDSA? Nagpapapapil na naman. Ewan ko po, hindi ko naman siya binabantay. Bahala siya sa buhay niya. Okay. Tapos si Ming, akala ko nagurgurg ka na ni Liza Tanas Asmas. Hindi po, hindi mangyayari yun. Mina, kagabi po ako nag-aabang Spox. Miss you and your insight. Salamat po. Pero sorry po, pero ngayon naman po, nakapag-Spox Hour tayo. Mercedes Bumagot. Good evening, Sir Harry. Hafa Aday from Guam po. Hello. Winston Santos, nagising kami lahat sa panlilinlang ng mga Congress at Dilawan at ginawa nilang chismis republic ang mass media. Oo nga po, eh, no? Grabe yung mga binabato nila kay Super Ate to the President. November, good evening po, Atty. Roque. Malapit na po ang February 25. Malapit na po ang prayer rally. Nandiyan po tayo sa Cebu para sa prayer video rally kontra PI. Kasama po natin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Banateros, brothers, kaisa ako sa inyo. Sabi ni Ping Lacson, ang mga senador ngayon, may pondo na tig 6 billion para sa kanilang project, pero nabawasan at sa tatlong senador lang inilagay, kaya nagkakaamuyang kudita. Totoo po ba yan? Eh, hindi ko po alam kasi hindi po tayo senador, no? Pero nakaka-shocking naman yan. 6 billion each, tapos ngayon, sa tatlo lang daw napunta kay magkukudita. Well, tignan po natin kung talaga magkakakudita. Secret T0077, Atty. Roque, in violation po ba ng BICOM's Article 6, Section 16, Paragraph 4, ang saligamatas kasi po wala silang records minutes ng proceedings. Eh, hindi naman po national security issue ang budget. Tama po yan. Sa tingin ko po talaga dapat matigil na yan proseso ng secrecy pagdating sa BICOM. Dahil kinakailangan natin, lalo na sa paggastos ng ating pondo ng taong bayan, transparency. Okay? Macbitochi, bakit po may bayad ang pagtakbo ng politika at milking pera pa? Well, wala pong bayad, pero magastos. Kasi sa totoo lang po, napakamahal ng mga TV commercials, yung radio commercials. Ako po, hindi ko na nagawa yung ginawa ng mga nanalo. Nagbayad kasi sila. Hindi sila nagbayad. Nagbigay ng tulong sa mga lokal na mga kandidato para mailagay ang pangalan nila sa sampot balot. Eh, wala na po talaga akong budget para dyan. Eh, talaga, halos hindi na nga ako maka-raise ng pondo para sa commercial pa lamang, no? Pero, so parang hindi ko na kaya talagang mag-raise pa ng pondo para sa tulong sa mga lokal na kandidato. Lorna Juanilio, attorney, bakit nadawit si Dai sa gun smuggling? Ha, ha, wala na ba silang issue na pwedeng ibato kay Sara? Along si Sikat si Inday, lalong si Sikat si Inday at mananalo. Kaya po, ang ganda ng kanyang TikTok, eh, no? Aliw na aliw ako talaga doon. Ano kala mo sa Prime Mountain? Gun shop? Tama naman yun. Regal Ringgold Felipe, Atty. Roque, baka tatakbong presidente si Liza Tanas sa 2028. May panalo ba siya kay Inday Sara? Wala. Kayaan nyo siya tumakbo. Marvel Ramos, Pox Harry, ano po balita sa ICC? Well, marami pong balita, pero hindi muna natin isa sa publiko kasi hindi po nanggaling sa akin. Hayaan natin yung mga may balita ang silang magsiwalat sa publiko kasi hindi po sa akin dumating information. Rinilay lang sa akin ng isang tao na nakalap yung information. So, hayaan natin sila magsiwalat. Pero meron pong balita dyan. Vic Katafias. Attorney, pwede nyo bang kasuhan ng mga yan na nagsabi na may dalang baril si Tatay Digong at VP Sara? Total, ikaw naman ang lawyer ni Tatay Digong. Bigyan nyo po ng leksyon ng mga yan para madala. Eh, alam mo ang attitude naman ng mag-ama. You know, free marketplace of idea kasi may sapat naman tayo pag-iisip kung sino pa naniniwalaan natin. At tingin ko naman po, hindi talaga mapapaniwalaan kung ang pinanggagalingan ng impormasyon hindi rin kapanipaniwala. Okay? Macbitochi, ingat po kayong lahat. Sa February 25, hangad ko po ang peaceful na prayer rally sa darating na linggo. Watching you guys from Japan po. Hello po. Tapos Laluche Sole, napatunayan mo, attorney, ang iyong loyalty kasi I will vote for you. Ay, naku, maraming salamat po. Lily, kailan po babalik ang pulso ng bayan? Well, babalik po sa Lunes. Nag-outing lang po sila, kaya wala po sila itong linggong ito. Okay? So, babalik po kami sa Lunes. Okay? Tapos, Mylene Ramos, Spox, lahat ng malalapit sa mga Duterte ginagawa nila ng kaso. Spox, sana huwag ka at sa panelo gawa ng kaso. Mapipilay si Tatay Digong. Paano kung mag-declare ng martial law si BBM? Paano na ang Pilipinas? Well, tignan po natin. Jocelyn Aguas, Atty. Roque, helpless na po ang Pilipinas. Hope na may mangunguna at tumayo sa tama. God help Philippines. We love the Philippines. Tumatayo naman po si FPRRD at si Inday Sara Duterte. Eduardo Mahinay, attorney, sabi ni Marcoleta, hindi na siya invite sa Senate hearing. Kaya paano niya masabi na mag-step down, di niya alam ang maging basihan? Well, pwede naman niya pag-aralan yung mga testimonya kasi nasa TV rin naman yon. Sam Ferreres,
Good PM Spokes, matagal na ako nakatira sa Davao City at wala mang kaming nalaman na masamang ginawa ang mga Duterte, kundi lahat halos para ikaw ganda ng isang bansa. Salamat po. Maraming salamat po. Kinakailangan talaga magsalita yung mga taga-Davao. Now, Frosha Duran, Atty. Harry, aslang po sakaling matapos ng Senato, matapos na ng Senate ang Chacha, may chance pa ba may maisingit pa rin silang tamaluslos? Kasi kung last minute, kung ang last signature kay PBBM, malamang may maisisigit, panigurado. Ang duda ko, wala nang panahon talaga para sa plebisito. So mukhang patay na yan. Baka buhay lang nila yung People's Initiative pag sa tingin nila ay natatagalan ng serado. Pero magbantay po tayo. Takot naman sila sa tao eh. Kaya nga pumayag sila sa ganitong sistema na eh. Natakot sila sa reaksyon ng tao. Pero nyo sa scribe, attorney, sana tatakbo ka ulit, boboto po kami ulit sa inyo. Well, siguro po hindi para sa senador. Okay? Ay, nako ha, marami tayong comments ha. June Baguio, attorney, pwede bong malaman kung sino po ang tatlong senador ng binihusan nung pera? Ay, hindi ko po alam. Binabasa ko lang po sa comments yan. Bagay, si Ting Lakson na nagsabi niya. No? So, at yun na nga mga kababayan. Lakson na naman. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.